Plano ng ilang lokal na pamahalaan sa Mindanao na gumamit ng renewable energy para tugunan ang krisis sa kuryente sa rehiyon. Balak naman ng isang mambabatas na maghain ng panukala para sa pagbubuo ng isang government-owned and controlled corporation na natututok sa naturang krisis. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Ian? Yes, Mati, sa Agosto pa itinakda ng Department of Energy ang pag-shutdown sa ilang planta ng kuryente sa Mindanao para nga sa maintenance. Pero ngayon pa lang ay may mga lugar nang nakararanas ng brownout. Kulang pa rin kasi ang available na supply ng kuryente para sa mga pangailangan ng iba't ibang industriya, negosyo at mga tahanan. Halimbawa na lang, Maki, dito sa Zamboanga City ay nakararanas pa rin paminsan-minsan ng ilang oras na rotational brownout. Ayon kay Mayor Ben Climaco, naglatag na ng mga plano ang DOE para nga sa mga itatayong planta na gumagamit ng renewable energy gaya ng wind at geothermal. Malaki raw maitutulong ng mga ito para matulbukan ang krisis sa kuryente. May mga interesado naman daw na isa pribado ang Agus Pulanggi Hydroelectric Plant. Isa nga ito sa mga sa pinakamalaking pinagkukunan ng supply ng kuryente dito sa Mindanao. Pero ayon kay Climaco, mas mainam daw kung magiging isa na lamang government-owned and controlled corporation o GOCC ang nasabing planta. Sa ganitong paraan ay matitiyak daw na magiging maganda ang serbisyo na hindi naman makaka-apekto ng malaki sa singil sa kuryente. Ayon naman kay Zamboanga City Representative Celso Labrigat, muli niyang ipa-file sa Kongreso ang panukala para magkaroon ng tinatawag na Mindanao Power Corporation. Ito na raw ang magmamanage sa mga existing na power plants. At dahil nga isang GOCC, may reasonable lamang daw itong target na kita, kaya hindi kailangan tumaas ang presyo ng kuryente. Ito rin daw ang hahanap ng iba pang mapagkukunan ng renewable energy para sa kanilang rehiyon. Maki? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.